Kumusta mga kaibigan, ako po ay si Tech Shider at welcome sa aking YouTube channel. Sa wakas, back on air broadcast na ang ating mahal na inang Reynang Abdurrazzaq Elizabeth III. Talaga namang namiss ka namin, mahal na inang Reynang Helen. Ating alamin ang rason kung bakit ngayon lang ulit natin nasilayan ang ating mahal na Reyna. I am back at ako'y nagpapasalamat sa mga ating tagapakinig dahil alam kong inaabangan ninyo ang aking pagbabalik sa airy, sa ating broadcast sa buong mundo. Mabuhay ang ating lahi, ang pinili ng Allah, ng Diyos Ama, na maging leader o ehemplo ng tunay na taong may prinsipyo, delikadesa, at may respeto sa sarili at sa kapwa-tao. Ipinagmamalaki ko bilang isang pinili, hinubog at pinaaral sa mataas na eskwelahan ng ating bansa, ang Maharlika Kingdom of God Lupasog Empire. Congratulations po, dahil kahit saan sa mundo, kilalang kilala na po ang ating Imperyo ng Maharlika, ng ating Royal Imperial Lupusog Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Napakaganda po, kasi talagang alam ko na itong aking pagbabalik dahil inaabangan ng lahat. Kaya alam ko kung gaano kaganda ang ating mga tatalakayin sa panahon na ito. Alam natin ng isang nasyon na itinakda ng may likha na magmumula muli ang isang henerasyon na magbabago ng hugis ng mundong ibabaw. Sa bilyong tao sa panahon ngayon, ako ay pinalad na piliin ng may kapal na mamumuno sa itinakdang panahon na inaantay ng ating mga makapangyarihang mga lolo sa engkantado, sa banal na mga nilalang na sila mismo ang kumontak sa akin. At ito ang aking tinuunan ng panahon, kaya ako'y nawala saglit sa daily broadcast. Kailangan balansihin natin ang ating buhay na katawan at ang ating espiritual, na marami sa atin ay nawalan na ng panahon para bigyan ng halaga ang ating espiritualidad. Una ko, binabati ang aking mahal na hari, si Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrazzaq, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar Jamalul Kiram III. Congratulations sa iyo! At ikaw ay naninindigan na. Talagang ikaw ay tumayo na bilang protektor and pader ng ating peace and order. Salamat din lang sa ating peace negotiator, si Sharif Haji Asakil Sangkula, at ang ating defense minister, si Dato General Omar Richard Villota. Sa inyong ocular survey at inspeksyon ng ating bawat kampo ay magbibigay ng hudyat ng tunay na pamumuno sa ating mga Raja Sulaiman Peacekeeping Group at sa ating Special Security Forces, Royal Armed Forces. Alam natin na talagang ito'y inaantay nila. Kasi tayo, alalahanin ninyo, ay legal. Tumutulong tayo sa seguridad ng ating bansa, lalo na sa Maharlika at ng ating Federal Republic of Lupusog. Mabuhay ang mahal na Reynang Helen Abdurrazzaq at mabuhay ang Maharlika Kingdom of God Lupusog Empire. Salamat po sa iyong pagmamahal at sa inyo pong sinseridad na kami ay iyong matulungan, at sa bawat mga impormasyon na iyong ibinabahagi upang kami ay malinawagan sa katotohanan.
Taos puso ka naming binabati aming mahal na Haring Roger Mamay dahil sa iyong hukbong pangkapayapaan ito ay ang Royal Armed Forces upang kami ay iyong bantayan at ipagtanggol sa masasama at ipatupad ang kapayapaan at katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang mahal na Reign ng Helen Abdurrajak at mabuhay ang Maharlika Kingdom of God Lupasog Empire. Salamat po sa iyong pagmamahal at sa inyo pong sinseridad na kami ay iyong matulungan. At sa bawat mga impormasyon na iyong ibinabahagi upang kami ay malinawagan sa katotohanan. Taos puso ka naming binabati aming mahal na Haring Roger Mamay dahil sa iyong hukbong pangkapayapaan ito ay ang Roger Sulaiman Peacekeeping Group Special Security Forces at ang Royal Armed Forces upang kami ay iyong bantayan at ipagtanggol sa masasama at ipatupad ang kapayapaan at katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Well coordinated tayo sa sandatahan ng Pilipinas. At sa lahat ng ating mga gobyerno. Parallel operation, at ako nandito para walang maglamangan sa bawat tropa ng militar, lalo na sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Sambuangan, Ipil, Pagadian, Lanao, Iligan, at pababa sa Cagayan de Oro, sa Agusan, at sa Davao, papuntang Maguindanao, sa North Cotabato, South Cotabato, at lalo na sa Bab. Kaya kayong mga nakikinig na mga pag-ari ko, talagang alam ko na inaabangan niyo ito. Kaya lahat kayo diyan, lalo na sa hanay ni Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, ako'y talagang nagkakaroon ng pressure dahil alam ko na talagang punong-puno ng katubigan ang inyong lugar, ang inyong binabahayan at lahat iyan ay talagang iniiyakan ko ang Allah na bibigyan tayo ng pundo ng ating mga kapamilya na talagang hinihimok ko. Mahirap kasi talaga ang ating sitwasyon. Pero alam ko na may parating tayo at inaantabayanan iyan. Subalit talagang pagsubok lang mga kapatid ko na mga peacekeepers, lalo dyan nakikita ko kayo na talagang umiikot kayo sa bangka, ating defense minister si Omar Pilota na mag-ipon ng pera para at least mabigyan ng bangka yung mga pamilya na kung talagang kailanganin, kasi siyempre yung mga bata ang aking iniintindi. Ayokong magkasakit. Pero kahit anong lipat ko sa inyo, ayaw nyo rin umalis diyan. Kasi alam ko rin ang dahilan, no? Pero sinasabihan ko, si Lolo, nung humingi ako, nabigyan tayo ng pagkakataon, pinababa niyang tubig. Pero sa ngayon talagang alam ko may dahilan din siya kung bakit iyan ay pinapataas niya. Una-una sa climate change, nagkakaroon ng mga aktibidades sa ilalim ng dagat, kaya nagkakaroon ng earthquake, merong mga kailangan niyang punuin ang katubigan ng ligwasan dahil mainit na ang bulkan. Alam niyo yan, pag punong-puno na ng oil, ng gas, kasi talagang pinaano ng Lolo yung bulkan para lahat ng langis babalik sa atin. Yan ang hindi nakikita nitong mga iba't ibang bansa. Kaya nga sabi ko doon sa mga nakausap ko at talagang nakita ko, tagus na puso ko, na talaga palang sinira tayo nitong mga naghahangad na sila daw ang may karapatan at may papeles sa Ligwasan Mars. Excuse me, yan po ay hinahawakan ng United Nations, talagang UNESCO Preservation Area po yan na hindi pwede galawin. Kaya kayong mga nagyayabang na mga investor, kayong mga nagsasabi na nakausap ninyo mismo ang may karapatan dyan at may papeles. Tandaan ninyo, pwede kong kalkalin kung sino ang nagpatitulo dyan dahil alam din natin na iyan ay pag-aari ng Sultan ng Maguindanao, si Ama Pandala Pasandalan, na kung saan ang mga kalululuhan
ay 1,200 pa nang jajaan na. Mahiya naman po kayong kasi kailangan ko na rin kayong sabihan ng ganito dahil biro mo, ang sakit kaya kausap mo, sasabihan ka ng, excuse me, oo, hindi po kayo ang may karapatan dahil walang karapatan ang sultanato ng Suludjaan. Ang hindi nila alam, ilumaki ako ng ligwasan. Eh talagang, hindi ba nila nakikita kumo sila ay ganid at gusto nilang kunin at mag-invest at may pera daw sila, no, para gawin dyan. Pero sige lang, ako'y nakikinig lamang, pero ang dibdibig kumakaba. Kasi alam ko na talagang grabe ang kanilang koneksyon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At ako'y nagpapasalamat din dahil kayo sa Bangsamoro Transition Authority ninyo, no? Kayo ay hinalal at kayo ay nabigyan ng panahon ng ating presidente. Sige, ito lang ang masabi ko sa inyo, ipagpatuloy ninyo dahil kailangan natin magtulungan, di ba? Pero wag namang ganyan na sasabihin niyo bawat mga taong kausap ninyo na ako ay hindi totoo. Alam niyo ba, masakit 'yon. Masakit na masakit at saka masakit yung pinaglalaban ninyo, yung magkapatid. Kayo pala ang may sada, no? Makikita ninyo pagdating ng panahon, maaayos at maaayos iyan. Remember, outsider will always pay the crime of conspiracy. At ang galing nyo pala, no? Ang galing ng mga taong gustong manira. Pero sabi ko nga sa sarili ko, luha at pasakit. Pero sige lang, ang tindi. Pero nagpapasalamat din ako sa aking mga pariente sa Negros Occidental, North and South Provinces, ng mga nagboylog sa akon karon nga panahon. Pasalamat gid ako sa imo kay nagpanikasog ka nga magburuligay na kita sa pag-intiende sa mga tao tungod sa divino, divine government, sa divino gobyerno nga amugid makatimawas sa aton sa pangandoy sa kalisudan nga aton nga gina atubang sa pinangabuhi naton. Manong, no? Former Congressman Eleazar Cuenca ng Negros, no, ng Civicom. Damo-damo kita ng membro, akagbalan ko man na 17 chapters, 18, 19, 20, sa Cavite, as up to sa Guimaras, sa aton nga Panay Islands, so mag-ururupod na kita tanandira ara sa kina Sultan ng Panay, Sultan Edgar Lopez, kag ang iyang nga utod si Prinsesa Lorena Lopez, labi na gid ang aton nga mga kaupdanan dira nga naga putoy-putoy gid nga magsaka sa kabukiran kag kukis a wala na sang irimnon kay siyempre kalayo sang ilang gina bagtas, no? Tapos ang motor kong kaisa, rupo-rupo pa, no? Tapos mawala pa sang gasolina, baw, pasensya gid ka mo, kay ini nga ginatawag naton nga mission, no? Pasalamat kita kay nag-abot ang isa pa naton kautod, si Manong, no? Eli, nga dugay na naina sa akon, gapanilag lamang, kay tungod Balaan Manila, nga ini nga panglakaton, mabudlay gid. So, ara ang iyang mga kaupdanan up to Luzon, up to Cagayan, Isabela, so up to Mindanao, no, daw nag-urug yun na kita. We are now unified. Kaya hindi na ako mabalaka kay siyempre, ining paghalin ko anay sa broadcast, amuni ang mga gintumbok ko na hindi ako mabudlayan, kag makita ko kung sinugid ang aton ng mga puwersa sa different parts of these major islands, Luzon, Visayas, and Mindanao. Congratulations din sa ating mga ara dira, no? Dato Elimer sa Alpha Omega, dira sa inyo, Princesa Lucia Rodriguez Puljanan, Princess Christine Huanga, sila Dato George Cuadra, Marlene Infante, Gloria Beltran. Ginapangabay ko nga
magbalik na ang mga wala chinelas ng mga kauturan naton sa mga pamipamilya nila. Ini nga paagi ko nga pantay parehas ang kada isa, no? Kinahanglan ang pobre ang prioridad sa ining nga henerasyon. Ginapangalanan ko ang Maharlika Kingdom of God Lupasog Empire sa panahon nga ini nga amo ni ang age sang aton gid nga kingdom ang pagdumala sang divino gobyerno sa lupa ang ini. Aon nagapaabot gid ang akon nga tion o panahon sa sini nakita ang tawagon as the greatest nation at ang prediction pagani that we become the tiger of Asia in 2030. Inaasahan ko ang mga pwersa ng katarungan para maprotektahan ang mamamayan. Kaya mula apari hanggang hulo ang binubunuan ko ng panahon para at least kita nagaugyon, kita nagkakaisa. So, at least we know that there is really a unified group now trying to connect, interconnect. No? So, I know that our way of talagang pagbigay ng importansya. No? So, we are doing a parallel governance. Remember that. No? So, itong 1 year mula September 16, 2022 up to September 16, 2023, inagid ang pinaka panahon nga kinhanglan mag-intindihan ang parallel government ng divine government at that ng Federal Republic of Lupasog at ng Maharlika Kingdom of God na ito ay pinag-isa sa Lupasog Empire. Kaya nga binigyan ng panahon ang gobyerno ng Pilipinas na ayusin, no, para at least merong kuan, merong sistema na ginagalawan. Ito, hindi ito sa pilitan. Remember, we were a nation before nagkaroon ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Sabah, lahat ng 54 countries, ang Lupasog ay nandiyan na. Iyan ang tinawag na Sheba, na Sabah. Lahat iyan may paraan para matuntun ninyo ang pinagmulan. So, tingnan natin, no? Pero ako, sabi ko nga sa inyo, I always go on the premise of legitimacy. Kaya nga, tuwang-tuwa ako kasi itong 1 month, talagang binuno ko ang aking proseso para mapag-isa ko ang mga puwersa na lumalaban. Pero ngayon, hindi na sila pwedeng kumalaban dahil ang sabi ko, ang kalabanin natin ay ang kahirapan. Ibig sabihin, we do not need to be fighting those people on top of the government kasi sila mismo naghihirap na rin dahil alam din nila na kung wala pera, wala rin silang kabuhayan. So this is the bottom line now. Where is the money? Saan ang pera? Yan ang dapat ninyong titingnan. God sometimes needed to take that away from us. Kasi kailangan. Kaya nga binabago ang hugis ng mundo. Binabago lahat ang sistema. Kaya nga, di ba, inumpisahan natin the global solution of all the problems from the peace and order, from wars, from greediness, from this crisis na binigay, itong financial crisis na binigay sa atin, lalo na sa panahon na nagkaroon pa ng climate crisis na tinatawag natin. No, ito ay mga pagkakataon na nakikita na ninyo ang kamay ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya nga, si Queen, kaya nga sabi ko sa inyo, ito, panahon na, sige lang, I would always say, kung kayo ay matatalino. Maraming salamat mahal naming inang Reynang Helen Abdurrajak sa pagtatanggol mo sa kapakanan naming mahihirap. At para maisulong mo kaming makaangat sa komportableng antas na pamumuhay.
Talaga naman wala paring pagbabago ang mga medyang puro na lang pera at kasikatan ang inaatupag. Minsan ka na din pong siniraan ng isang print ad media. Sana iyong mapatawan ng parusa ang mga taong ito na naninira ng dignidad ng tao. Titingnan niyo mabuti. The more niyo ipahiya si Queen, hindi ako ang inyong pinapahiya. Sarili ninyo. Bakit? Dahil kayo ay nakakahiya isipin dahil hindi kayo nahubog. Hindi kayo nabigyan ng pagkakataon mag-isip ng punong-puno ng respeto sa sarili. That means, when you do things to others, destroy the moral credibility, yung integridad ng isang tao, kayo mismo ay kulang sa sarili niyo, ng paniniwala sa sarili ninyo. Kaya nga, dito, alam mo dati galit na galit ako, pero ngayon, mas nalamangan ko kayo. Dahil ako'y talagang lalong tumingkad sa buong mundo. Because I know I have to protect my integrity, my credibility. Pero yan, hindi ko na kailangan dumipensa dahil nakaugat ako at meron akong tinawag na pruweba. Because the respect begets respect. Kung ikaw mismo ayaw magparespeto, ipahala na kayo. Pero tandaan ninyo, there are some people watching you. Kaya nga, isa sa aking pinalaki na puwersa ay ang ating Raja Sulaiman Peacekeeping Group, Special Security Forces, at ang Royal Armed Forces. Kaya napapansin ninyo, si Raja Mamay nag-o-ocular survey, nag-i-inspect ng ating mga kampo. Legal po tayo dahil yan ay nasa papeles at well-coordinated sa lahat ng ating military installation. Lahat ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nga, natutuwa ako dahil yung ating peacekeepers, Royal Armed Forces ng Pangasinan, sa pamangunguna ni Major General Domingo Cansino at ni Brigadier General John Aquino, salamat. Aquino, salamat ha? Salamat talaga. Ang pansamantalang kampo na ginawa ninyo ngayon at saludo kami kasi talagang nandiyan ang aking Kuya Sultan sa Federation of Monarchy. Kuya, alam natin, no? Alam ko rin na medyo talagang marami nang naghihirap at umiiyak at marami nang kumukontak sa akin. Subalit, tinitinglan ko na lang ito ay pagsubok. Kaya lahat kayong mga sultan diyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Pampanga, mga dato natin, Zambales, Bulacan, Bataan, Cavite, ng Divine Government, Alpha Omega Development International Foundation, eh talagang alam ko na ito na ang iyong bunga ng ating pinaghihirapan na itaguyod at protektahan ang umaasa sa ating pamumuno. Marami po silang natutuwa dahil alam ko maraming nag-antay ng aking pagbabalik at salamat sa iyo kuya na Sultan dahil naintindihan mo, marami talagang matutuwa sa ngayon dahil alam nila na talagang bawat pananalita ay may kasangga. Merong pruweba at merong balor, merong value. Itong broadcast na ito, talagang marami ng naantig na puso. Ika nga, dahil nakita nila yung pagtutulungan at naiwasan ang mga matitinding pamamaraan, no, nahuhugasan yung mga mentalidad ng mga barumbado, yung gustong nandoon lang sa pasaway na paraan, ay nagkaroon ng isip na meron palang paraan na maging maganda ang buhay. At ito ay siyang talagang
pinupunuan natin. Kaya tayo na turingang matatanda at nakakaalam ng proseso. Magtulungan po tayo, lalo na sa mga ingat yaman, mga ating mga nakatagong mga kayamanan, para mapadali ang pagdaloy ng grasya. Ako'y nagpapasalamat sa mga keepers natin na tuloy-tuloy nagko-contact, at lalo na yung mga gusto nang tumulong, dahil alam natin na panahon na. Sa aking mga kapatid na talagang alam ko na mas naiintindihan nyo na kung paano si Queen ay talagang tinrain para dito. No, masakit lang, pero wala tayong dapat kumbaga sisihin, dahil mahirap din pag tayo ang pinili. Maraming pagsubok, maraming talagang mainggit din, dahil nga siyempre tayo ay iba sa kanila. Iba yung pamamaraan nila, mas iba dahil ito ang ating pinili at tayo ay napili ng may likha sa kalangitan, at lalo na tayo ay siyang nakikilala dahil alam na rin nila na ang ating mga backup ay ang ating sambayan ng Maharlika. Sana kung nakikinig ang Presidente BBM, may paraan at iyan ay unawain niya sana ang hinaing ng mga nakakarami, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tingnan niya sana na yung laban natin ay laban ng buong sambayanan. Konkrito, pagod na kami sa batas na hindi pabor sa mga pobre. Lalo ngayon, nagpalabas ng PCO ng pagbawal sa mga bata iaangkas sa motorbike. Paano mo maipatutupad sa Mindanao at Sulu na ang isang motor ay 5 ang sakay, isang nanay, 4 na anak, at minsan mas marami pa sa isang motor. Iyan ang aming means of transportation. Kaya nga, may batas dapat dito lang. May batas na dapat hindi pangkalahatan hanggang sa kabukiran. Meron dapat mga premise na ito ay dito lang. Kaya nga sabi ko doon sa mga nag-report sa akin, may solusyon dyan. Di magbigay tayo ng pundo na malagyan ng sidecar para hindi maging dangerous sa mga pobreng mamamayan sa kalsada, na walang ibang paraan kundi harapin ang delikadong transportasyon ng pamilya. Palangalawang issue na dapat huwag pilitin ang magpaturok ng booster dose. Ito yung mga dapat titingnan ng bagong gobyerno natin. Kung ayaw, siyempre yung iba may sakit. Merong tinatawag na matinding karamdaman sa sakit sa puso, sakit sa dugo, sakit sa ating mga diabetic. So ayaw ng paturok, dapat igalang ang karapatan at paniniwala ng bawat isa. Ang dapat gawin, bantayan ang bawat barangay. Kung merong medical problem o matinding kaso, huwag agad mag-overreact at ihanay agad sa COVID o monkeypox. Ayusin at suriin. Ito ang naging problema ng mga media people, kasi basta-basta na lang sila humusga at sobra pa sila sa doktor. Mas tuunan pansin ang mga reporters na ito o mga news people na ito na nagdadiagnose agad na hindi naman sila doktor. At ihahanay agad sa COVID, no? Kawawa naman yung mga tao. Alam naman natin na marami ang nasawing buhay dahil sa maling desisyon ng ating pamahalaan na nauwi sa matinding dagok ng buong bansa. Mas lalo tayo nalubog sa problema dahil dulot nito. Marami ang nawalan ng pag-asa. Maraming namatay sa takot at pasakit, at marami dapat imbestigahan sa mga negosyong dulot ng COVID. Nandoon na ang korupsyon. Biro mo ang simpleng sipon ubo, kailangan dalhin sa hospital, at bigla na lang pinatay
dahil may kautang sundin, kailangan meron silang numero para patayin. Ito, hindi ito basta-basta. Ako may pruweba. Pero ang mali, hindi na dapat lagyan pa ng isang pagkakamali. Iyan ang sinabi ko doon sa taas, na huwag nang dagdagan ang pagkakamali. Kaya nga ito ang atin inaayos, no? Kailangan ayusin. Kailangan bigyan ng tamang solusyon. Maraming kasong medikal na dapat itama. Kaya dito ako tumutulong sa ating gobyerno. Ito yung top priority ng pamahalaan. Dapat alam natin ang resolusyon. Kasi sa COVID, maraming nagkaroon ng mental distress, mental, physical. Ang epekto ng COVID, hindi lamang dyan. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay. Kaya masakit din ng kawalang suporta ng pamahalaan. Kaya nga, ito dapat tinutuunan ng medical ministry natin, ang ating department, no? Kaso nga lang, dahil sa konspirasiya, at takot din sila na maimbestigahan, kaya nagpapatay-patay Malaysia. Kaya nga ngayon, ito sabi ko nga doon sa mga taong nagtatanong sa akin, kung ano yung aking stand, sabi ko, intayin ninyo. Ito ay masusolusyonan kapag mismo ang bagong gobyerno ay tumayo na protektor sa bawat isa na sinasakupan. Hindi yung para lamang sa mayayaman. Kaya yan ang hangad ko sa bagong presidente na ito. Dahil alam naman natin na kailangan niyang manindigan. Lalo pa, tayo ang umuusad sa divine government. Tayo ang implementor ng divino gobyerno. Ipakita natin na tayo ay karapat-dapat mamumuno. Kayong mga nasa gobyerno, ipakita nyo rin na talagang kayo'y nakalal, hindi nabayaran. Hayaan natin ang mga pasaway at mga naninirang puri. May mga in charge dyan na nagmamatsyag at gumagayak para sa kanilang proseso at implementasyon. Hayaan natin sila humuli sa kanila. Pero tayo may ginagawa, may inaayos. Mas maganda kasi, nakabalik ako at umiikot ang ating Royal Raja Sulaiman Peacekeeping Group, no? Sa buong Mindanao, hanggang Sulu, hanggang Pasilan. Sila ay inutusan para at least makita ang sitwasyon. Ito'y isang survey na kailangan makita ng ating mga pinansyal kung paano natin matutulungan ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating gobyerno. Muli, huwag kayong masaktan kung tayo ay inaalipusta at hinahamak. Mas itataas tayo ng Allah. Kaya nga, kayong mga nasa Facebook, kayong mga nasa YouTube, pabayaan natin sila. Kasi hindi rin sila nakakatulog. Alam natin na marami silang dapat bibigyan ng panahon para na magbago. Kasi yan naman talaga ang kailangan natin, no? Kaya gusto kong ipamana ang katatagan at ang malawak na kaisipan sa ating mga bata sa ngayon, sa ating mga kabataan, no? Huwag kayong sumuko sa tindi ng kahirapan. Alam ninyo, gawin ninyong positibo ang kahirapan. Dito, sinishare ko sa inyo, dinanas ko ang matinding kahirapan. Kaya ako nagiging matatag at nakakaintindi sa buhay na salat. Galing ako dyan. Mas pobre sa pobre. Kailangan ko aralin ang tamang ugali, tamang pag-iisip, tamang paraan
para maabot ko ang aking pangarap. Ginamit ko ang kahirapan na ito para mas lalo akong maging matatag na hindi basta-basta sumusuko sa pagsubok. Kaya dapat ganyan din kayo. Ito'y isang paraan para hindi tayo nasasaktan at hindi tayo napapasok sa mga maling negosyo dahil ang gusto natin, madalian na pera. Hindi iyon. Isipin ninyo ang kahinatnan ng bawat desisyon na ginagalawan natin. Kaya nga, bilang mahirap, ito ang naging mission ko. Sagpin ang mahihirap. Pero dahil sa kahirapan ko at dahil sa paninindigan ko, dito ako pinili ng Diyos, ng Allah, para lumaban ng patas at maipanalo ko ang buong sangkatauhan. Kaya sa araw na ito, ibahagi ko ang aking theme song nang ako'y isang batang mahirap. Ngunit may malaking pangarap at iyan ang naging paraan ko na maging matatag at mapag-unawa. Hayan mga kaibigan, narinig nating muli ang mahal nating inang Reynang Helen Abdurrazzaq na kailanman ay hindi tayo iniwan. Siya ay patuloy pa rin nagtratrabaho para ipatupad ang mga magagandang programa sa ating lahat lalo na sa mga kapatid nating hikaos sa buhay. Maraming salamat po mahal na Haring Roger Mamay at Reynang Helen Abdurrazzaq. Kayo po ang nagbigay ng tunay na pag-asa at inspirasyon po sa amin para ipagpatuloy ang aming mga buhay kahit sa panahong ng kahirapan. Hanggang dito muna mga kaibigan. At sana ay inyong ma-thumbs up ang aking video at para manatiling updated, please kindly subscribe kung kayo ay bago sa aking channel. God bless.